Good morning, mga 5-9. Kumusta? Saan ka man na-assign? Be firm and stay safe. At ito ang Security Guard TV. Bago tayo nag-start, mga 5-9, may gusto akong itanong sa inyo with two questions. Una, paano ka napasok sa pagiging security guard? Mga kababayan, no, alam naman natin from the start, walang gusto magiging security guard. Sa katunayan, pag tinatanong ka ng inyong mga magulang o ng guro kung ano ang gusto mo maging sa paglaki. So kadalasan sa sagot, magiging doktor, magiging abogado, magiging pulis, magiging sundalo, at kung ano-ano pa ang gustong kurso. So ngayon, paano ka nga ba naging security guard? Pangalawa, ngayong security guard ka na, ano ang naramdaman mo? Nahihiya ka ba sa mga kaklase mo noon dahil security guard ka lang, o proud ka rin sa sarili mo na may marangal ka na hanap buhay para sa pamilya mo? Mga 5-9, sa gustong sumagot, write your answer below at comment section. So sa ngayon, ang pag-uusapan natin nakasaad sa Republic Act 5487. So, Roll 10 under Section 1B. Gusto niyong malaman? Please like, subscribe, hit the notification bell. Sama mo na rin yung all para ma-notify ka sa bago nating videos. At dahil nag-subscribe ka, thank you! Sa dulo ng video, magbibigay tayo ng 2 special tips para sa lahat ng security guy. Rule 10, Section 1B, Ethical Standard, or yung mas kilala nating Security Guard's Code of Ethics. So ano nga ba yung ethics? So ito yung refer to values, moral principle, or guiding and moral philosophy. So ito yung pagkatao, moralidad, dignidad ng mga security guard. So number one, as a security guard, detective, his fundamental duty is to serve the interest or mission of his agency in compliance with the contract entered into his clients or customers of the agency he is supposed to serve. Ibig sabihin, as security guard, tayo yung mag-perform kung ano yung interest or mission ng ating security agency doon sa kanilang client kung saan tayo nag-duty. Nakabase yan sa nakasaad ng kanilang kontrata between company and security agency. Number two, he shall be honest in thoughts and did both with his personal and official actuation, obeying the law of the land and regulation prescribed by his agency and those established by the company he is supposed to protect. Sabihin, maging tapat ka sa iyong sarili, sa isip at sa gawa, bilang ikaw ay mamamayan, alinsunod sa batas ng pamahalaan. Then, bilang ikaw ay isang empleyado o security guard, alinsunod ka rin sa binibigay na rules and regulation ng ating security agency at ng ating binabantayang kumpanya. Number three, he shall not reveal any confidential information confided to him as a security guard and just other matters imposed upon him by law. So bilang security guard, hindi tayo dapat mag-disclose o magbigay any information gathered from company. Lahat ng nalalaman mo tungkol sa kumpanya ay hindi mo pwede ipagsabi kanino man. So sabi nga sa quote, what you know, what you hear, leave it there. Number four, he shall act at all times with decorum
and shall not permit with personal feelings, prejudices, and undue friendship to influence his actuation while in the performance of his official function. Ibig sabihin, mag-perform sa lahat ng oras ng may kagandahang asal, pero iwasan ang makipagkaibigan, personal na damdamin kaninuman para hindi maapektuhan ang trabaho. Number 5, he shall not compromise with criminals and other lawless elements to the prejudice of the customers or clients, and shall assist the government in its relentless drive against lawlessness and other form of criminality. O, ibig sabihin, hindi ka dapat makipag-kompromiso o makipagsabuatan sa mga kriminal o iba pang labag sa batas na gawain o elemento. Number 6, he shall carry out his assigned duties as required by law the best of his ability, and shall safeguard the life and property of the establishment he is assigned to. O, ibig sabihin, dapat mong gampanan ang nakatalagang tungkulin ayon sa batas at sa pagprotekta ng buhay at ari-arian ng binabantayang kumpanya. Number 7, he shall wear his uniform, badge, patches, and insignia properly as a symbol of public trust and confidence, as an honest and trustworthy security guard and private detectives. Ibig sabihin, ang pagsuot ng proper and complete uniform bilang tanda ng tiwala at kumpiyansa ng mga taong nakasalamuha mo. So sabi nga, uniforme pa lang at tayo ng isang security guard, malalaman na natin kung siya ba ay isang mahusay na security guard. Number 8, he shall keep his allegiance first to the government, then to the agency where he is employed, and to the establishment he is assigned to serve with loyalty and utmost dedication. Ibig sabihin, bilang security guard, panatilihin ang katapatan. Una, sa pamahalaan. Then, sa security agency at sa kumpanya na binabantayan. Number 9, he shall diligently and progressively familiarize himself with the rules and regulations laid down by his agency and those of their customers or clients. So, ibig sabihin, kailangan at dapat mong malaman ang mga rules and regulations ng ating security agency at ng inyong pinapasukang kumpanya. Ito yung guide natin. Dapat kabisado mo, alamin mo yung pwede at hindi pwedeng gawin habang nasa trabaho. Number 10, he shall at all times be courteous, respectful, and salute his superior officers, government officials, and officials of the establishment where he is assigned or the company he is supposed to serve. So, ibig sabihin, laging magalang sa lahat ng pagkakataon at pagbibigay galang, render proper salute to superior officer, government, and company officials. Nakasaad din ito doon sa ating 11 general orders. GO number 10. Number 11, he shall report for duty always in proper uniform and neat in his appearance. Ibig sabihin, pagpapasok ka na sa duty, dapat
complete uniform, paraphernalias, equipment, dapat neat in appearance. Complete uniform ka nga, maluwag o lawlaw naman sa iyo yung uniform, o wala kang gupit, isa yan sa dapat isaalang-alang pag nag-report ka sa duty. Number 12, he shall learn at heart and strictly observe the laws and regulations governing to use firearms. Ibig sabihin, alamin natin at isa puso, mahigpit na sundin ang batas sa paggamit ng baril. Ang paghawak ng baril may kaakibat na responsibilidad. Alamin yung 4 cardinal laws of gun safety. Operation ng baril, kung paano gamitin. At maganda kung makapag-attend tayo ng gun safety orientation o training para malaman natin kung ano-ano yung mga cardinal laws o rules of gun safety. So yan yung 12 ethical standard o security guard code of ethics. Mga 5-9, memorize and keep by heart. Ito yung guide natin sa pag-perform ng duty. Huwag nating isipin na secure lang tayo. Hindi tayo secure. We are professional security guard. So, 2 special tips para sa lahat ng security guard. Tip number 1, maintain physical fitness. Mga 5-9, sa nature ng ating trabaho, kailangan natin dito ay malakas, malusog na pangangatawan. Dapat may regular na exercise para matiyak natin na magampanan ang trabaho o responsibilidad. Bilang security guard, tayo yung first responder sa buong area na binabantayan. Halimbawa, nagkakaroon ng nakawan. Nakita mo sa akto, pero tumakbo yung magnanakaw. So, kailangan mong habulin, hulihin. Paano kung 100 meters pa lang, hinihingal ka na o hindi ka na makatakbo? Ibig sabihin, hindi mo nagampanan yung trabaho. Mga 5-9, mag-exercise ka na. Tip number 2, good communication skills. Tayong security guard, tayo yung fourth lines of defense. Tayo lagi yung makakaharap ng mga customers o empleyado. Kailangan natin ay yung malinaw, mahinahon, magalang na pakikipag-usap. Apply natin lagi good customer service, 6 magic words, lalo na sa isang mahirap na sitwasyon. 3 kinds of comments from our previous videos. Shout out, positive comment. Shout out to Nel Vincent Abapo, Acidelio Gian, Aldrin Kamitan, Jelyuvi Orbaze, Andruel Tagosi. Maraming salamat sa pagbisita ng ating channel. Criticism and bashing comment, 0. Mga 5-9, kung kailangan ninyo ng security guard items, paraphernalias, equipments, check the link below at description box. At pwede ninyong bisitahin yung ating Facebook page, Security Guard TV Online Shop. Available lahat ng kailangan ng mga security guard. Hindi mo na kailangang mag-day off, bumiyahe para bumili. Click the link. I-deliver po yan nationwide through Lazada. Kung nagustuhan at nakatulong sa'yo ang video na to, please like, subscribe, leave a comment below, and share this video to all security guy. Mga 5-9, sabay-sabay. In 3, 2, 1.
Ako ay security guard. Maraming salamat sa panonood at muli ito ang Security Guard TV.